isang ulirang ina sa kanyang siyam na anak ang konduktorang namatay sa nasunog na bus sa Commonwealth Avenue sa Quezon City. Kinala ng mga otoridad, kakilala ng biktima ang pasaherong nagsilab sa kanya. Nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon. Alauna ng hapon kahapon, ito ang eksenang sumalubong sa mga motorista sa parteng Fairview ng Commonwealth Avenue. Nilalamon ng apoy ang isang bus na nakabalandra sa highway. Ang mga pasahero, kanya-kanya ng diskarte para makalabas ng bus. Binasag namin yung bubog ng bintana kasi nasa harapan ang sunog eh. Nasa harapan, hindi makalabas yung ibang pasahero. Nang maapula ang apoy, dalawang sunog na bangkay ang narecover ng mga bumbero sa loob. Kinilala ang isa sa kanila na si Amelin Sembana, konduktora ng bus. Hindi pa matukoy ang pagkakakilanlan ng isa pang bangkay na isang lalaki. Kwento ng isang pasahero, nakipagtalo si Sembana sa pasaherong lalaki dahil sa bababaan nitong lugar. Hanggang sa nauwi na raw sa sakitan ang sagutan ng pasahero at konduktora. Napasasapakan, biglang naglabas yung lalaki na may dala siyang coke mismo, ang laman niya, gasolina na. Oo. Tapos unti-unti niyang binubuhos doon sa babae, yung konduktora na kaaway niya. Binubuhos niya, kinakalat niya doon sa katawan ng konduktora na kaaway niya, yung lalaki. Ngayon ito, yung konduktora, sinasapak niya, tinutulak niya, natutulakan sila hanggang doon sila makarating mo sa harap. Ngayon, nung nagkarating sila doon sa harap, biglang dumukot yung lalaki, yung kaaway niya. Nung dumukot siya ng lighter, sinilaban niya yung babae. Dito na nagsimula ang mabilis na pagkalat ng apoy sa loob ng bus na hindi naagapan ng fire extinguisher na dala ng driver. Ang nangyari po doon, nandun daw po yung fire extinguisher sa may side po ng driver. And doon nga po unang kumalat yung apoy natin sa may bandang harapan. Nung kukunin na po ng driver yung fire extinguisher, nasunog na po yung kamay niya. Kaya ang ginawa po niya, lumabas na po siya ng bus. Ayon sa BFP, hindi pangkaraniwan ang ganitong krimen, kaya't sinisilip din ang posibilidad na magkakilala ang dalawang namatay. Magdadala yung lalaki ng flammable substance, tapos parang intended eh, parang pwede nating masabi na pwedeng kakilala niya, pero pagdating po sa motibo, tinitingnan pa po natin under investigation pa. Ayon sa mga kasama niya sa trabaho, isang ulirang ina si Sembana na mag-isang itinataguyod ang siyam na anak. Mabait naman po siya, sir. Masipag. Sa lahat ng trabaho, sir, masipag. Tagilang ina nga yun. Kasi nag-iisa siyang nagbuhay ng anak. Sadya mo nang mahirap ang buhay ng babaeng konduktor sa araw-araw na pagharap sa mga pasahero. Nasa bingit kami ng kamatayan, kung tutuusin talaga. Hindi kasi maiwasan talaga na makikipag-away ka talaga doon sa mga pasahero, lalo na pag pinag-awayan, piso lang. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5.